Hi friends! Yan, kamusta na po kayo? Yan, so welcome to my vlog. So ako po si Anna Marie Coronel. So, share ko lang sa inyo yung aking breastfeeding journey. So yun, ako po ay may dalawang anak. Yung panganay ko ay babae. Siya ay 12 years old na ngayon. So, sa aking first baby, so name niya si Rinoa. Hindi ako nakapagpa-breastfeed sa kanya. Though, sinubukan ko. So, nag-pump talaga ako kasi gusto ko talaga rin magka-milk that time sa aking panganay na anak. Kaso, hindi talaga siya kaya. Hindi ko alam siguro dahil sa dami ng iniisip ko. Dahil nung time na yon ako ay nag-work. So, though naka-maternity leave ako, pero yung mind ko is nahati. So, sa work tsaka sa anak ko. So, hindi talaga na-push yung pagpapa-breastfeed. Pero, sinubukan ko naman. So, nag-try ako mag-pump. So, 1 week siya. Nag-pump ako para magkagata. So, after 1 week, may lumabas. Pero, konti lang. So, yung konting lumabas na yun, pina-breastfeed ko pa din sa anak ko. Kahit pa paano may konting lumabas. Pero, kasi nga 1 week na yung lumipas. So, yung anak ko, nasanay na siya sa bottle. So, parang nagkaroon ako ng regret na hindi ko talaga na-push yung sarili ko na tuluyang mapabreastfeed yung panganay ko, ang aking baby girl na si Rinova that time. So, with my second child, so lalaki naman, si Squall, hindi niya. So, talagang I push myself na gusto ko talagang masubukan at matry na mapabreastfeed ko siya. Dahil hindi naman sa nagtitipid or hindi dahil doon. Kasi ako kasi yung mother ko ay talagang breastfeed kami. Walo kami magkakapatid pero breastfeed kami lahat. So, yun yung nag-ano sa akin na talagang i-push ko yung sarili ko ngayon sa pangalawa kong anak na magpa-breastfeed. So, nag-research ako para talagang kailangan ko, inaral ko rin talaga eh. Inaral ko yung pag kung paano kung magkakaroon ng gatas. Mag-breastfeed ako para mapag-breastfeed ko siya. So, nag-research ako kung ano yung inumin kong vitamins, ano yung mga gagawin ko, ano yung kakainin ko. So, ayun. Nung dumating na si baby boy, si Squall. Squall yung pangalan niya. So, kailangan lang pala is, yung ano natin, yung eagerness natin, yung sa sarili natin na kung kaya natin talaga, mapupush natin yung sarili natin. Yung hindi mo kailangan magpa-stress kasi kung ano, nandun yung eagerness na gustong-gusto mo talagang gawin, magagawa mo siya. Yan, so yun nga, yung aking pangalawang baby na si Squall. So ang ginawa ko noon para magkaroon ako ng gatas, uminom ako ng sabaw, nag-take ako ng malunggay pills, malunggay na tablet, tsaka talagang ano lang talaga, nakinig din ako sa payo ng doktor na kailangan latch taga. Yung si baby mo, itatapat mo yung kanyang mouth dun sa yung nipple para talagang, tsaka yung proper way ng pag-latch ng baby. So, nandun yung pagod, yung puyat. Pero, dahil sa kagustuhan ko na talagang mapag-full breastfeed ko si baby, so, kinaya ko lahat yon, yung puyat, yung pagod. So, yun. Tsaka sa tulong na rin ng family, yung support ng family, ng husband, ni mother, tsaka ni mother-in-law. Ayan. Ayan, so, ito na, dumating na yung point na, ayan na, talagang full breastfeed na si baby. So, ngayon, ang aking baby ay, hindi na baby, ano na siya, toddler na. Kasi 2019 ko siya pinanganak, January 14, 2019. At ngayon, 2021, siya ay 2 years and 4 months na siya. So, until now, nagbe-breastfeed pa rin yung aking baby boy. Ayaw niya akong tigilan. Ayun talagang, gustong-gusto niya talagang breastfeed talaga sa akin. So, ang challenge, ang ano doon, ang
nakakatuwa doon is ako naman dahil syempre nagbe-breastfeed. So, kailangan kumain. So, pag gutom talaga ako, kain talaga ako ng kain. Kahit minsan gabi, midnight, pag inabutan ako ng gutom, kasi nahihilo na rin ako minsan pag nag-breastfeed si baby. So, gutom mo yung abot, kakain talaga ako. So, ang nangyari, so, kain ng kain, yan. So, medyo lumaki. Lumaki yung aking katawan. Tsaka, yung chan ko lumaki. Kasi talaga hindi ko mapigilan yung sarili kong kumain. So, ayun nga ang nangyari. Medyo lumaki tayo. Talagang lumaki yung braso, yung lahat lumaki. Yung height lang, ang hindi ko, yung height lang hindi lumaki. Hindi lumangkad. Okay. Yan, so maraming lumaki. Lumaki yung chan, lumaki yung braso. Kasi nga, kasi nabubutom eh. Kailangan kong kumain para yung anak ko, mapa-breastfeed ko, mapa-daddy ko siya. Kasi kapag hindi ka kumain at hindi ka uminom ng tubig, sasakit din yung ulo mo. So, kailangan tayong mga mamis na nagpapa-breastfeed. Kailangan hindi tayo nagugutuman. Kasi talagang, ano tayo madedehydrate? Maano tayo magugutom, madedehydrate? So, kailangan lagi uminom ng tubig, kumain, tsaka yung kumain ng masabaw. Yan. So, dahil sa pagpapabreastfeed, lumaki yung katawan. Tsaka yung height lang hindi lumaki. Yan. So, dahil sa paglaki ng chan, ng aking braso, so parang medyo nahihiya ako na magsuot, syempre, ng mga fit na damit. Tsaka yung mga dati kong mga damit na fit, hindi ko na siya nasusuot. So, kailangan bibili ako ng bagong damit na medyo maluwag. So, yung medyo maluwag na damit, so, ang tingin sa'yo, malaki rin. So, yun nga, nagkaroon ako ng parang ano sa sarili ko na ang laki-laki ko na, na medyo malaki yung chan ko, medyo nahihiya ako. Pero, kahit ganun pa man, masaya naman ako dahil patuloy ko na papabreastfeed yung anak ko. So, tinanggap ko na sa sarili ko na yung pagbabago na yung katawan ko. Pero, siguro balang araw, after kong mapabreastfeed yung anak ko, kapag hindi na siya nag-breastfeed, talagang mag-exercise talaga ako. Kasi kailangan natin, alagaan natin yung katawan natin. At yun nga, hanggat gusto ni baby na mag-breastfeed, kasi may friend ako na inabot ng hanggang 4 years yung pagpapabreastfeed niya sa anak niya. Kasi gusto talaga. So hanggat gusto ni baby, talagang ibe-breastfeed ko siya. Kasi total naman, naka-work from home. So, iniiwasan ko na, so iniiwasan din natin na lumabas-tabas dahil nga sa pandemic ngayon. So, dahil naka-work from home, so mas marami akong time sa baby ko na mapabreastfeed ko siya. So, hanggat gusto niya, so ipapabreastfeed ko pa din siya kahit na may mga pagbabago sa katawan ko. Yan, yung katawan natin, tayong mga kababaihan, so sobrang great miracle siya. Kung kakaiba yung mga body changes natin. So, tayo nakakaranas tayo ng paglaki ng katawan. So, during pregnancy. Tapos, sa pagpapabreastfeed natin, magkakaroon ng pagbabago. Ano pa bang mga pagbabago sa katawan ng babae? So, during menopausal sa ating mga mami. So, maraming mga pagbabago sa katawan ng kababaihan na nangyayari sa atin. So, katulad ko sa aking breastfeeding journey. So, nakakatuwang na merong bagong panak sa ibon na tiyak na makakatulong sa atin. Dahil sa ibon, sumasabay siya. Katulad natin mga body changes natin sa ibon, nag-create siya ng mga bagong produkto na babagay sa mga kababaihan na katulad natin. Yan, so excited na akong sabihin sa inyo ang bagong product na ginawa ni Avon, ang Invisicool Collection. Ito ay tiyak na magugustuhan nating mga kababaihan. So ito na nga, ang Therese Invisicool Collection. So meron siyang tatlong product. Una, ang Therese Flexiwear Molded Bra. Pangalawa, ang Therese Flexiwear Tank. At pangatlo, ang Therese Flexiwear Leggings.
Yan, so ang ating Invisicol collection, maganda siyang gamitin everyday dahil siya ay may ultra soft microfiber fabric na magandang isuot everyday dahil malambot po siya sa katawan kapag sinuot. Yan, so ang Invisicol collection, napakaganda niya. Isuot lalo na sa mga maternity, yung mga buntis, at nursing mother, yung katulad ko na nagpapabreastfeed. Kasi stretchy yung material niya in flexible silhouette for changing body at easy nursing. Yan. At para naman sa ating mga mommies na nasa menopausal stage, napakaganda ng Invisicol collection dahil ito ay may cool and breathable fabric to keep them comfortable. Yan. So, bukod sa Invisicol collection, meron pang iba't ibang bra or intimate apparel sa ibon tulad ng classic bra, ito yung mga lace bra at may mga underwear bra, at meron din tayong messy bra para sa ating mga teenagers, at meron din tayong shape makers, ito yung mga para sa full figured women, meron din tayong body illusion, ito naman yung mga seamless bra, at meron din tayong everyday comfort bra, at marami pang iba't ibang bra si Ibon na tiyak na magugustuhan natin mga Pilipina dahil ito ay perfect fit para sa mga Pilipina mga kababaihan. Okay, so I hope na meron kayong natutunan sa aking vlog about sa aking breastfeeding journey, at ini-invite ko kayo na bumili ng Invisicol collection at iba't ibang intimate apparel na Avon. Yan, so maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Yan, thank you and God bless sa ating lahat. Bye!